Ma'am, anong ginagawa mo? Ah, okay. Nasaan si Boss Marlon? Nandiyan sa loob. Pasok lang. Ayun. Boss Marlon! Ay, sir. Anong ginagawa mo? Ito, washing machine na Hanabishi. Ah, Hanabishi. Ano kaya problema? Ito, nag-error siya sa ano. Yung kapag ka pinapa-start nag-error siya ng... Anong error ang lumabas? F8. Ayan o, oh, makikita natin o. Oh. Ayan. Magbabasar siya. Sige nga, iyok mo ulit. Ayan. Buhay mo ulit. O, try ulit natin. Ayan. Ganun pa rin siya eh. Magbabasar ng F8. Anong error yan sa F8? Anong ibig sabihin? Based sa experience ko, Hanabishi, ang error code nito kapag F8 is yung... water level hose sensor. A water level sensor. Sensor. Ah, sige, pakita mo kung paano gawin. Kailangan nating ma-check kung saan yung kung saan nakapwesto. Okay. So, patayin ko muna. Sige. Inubutin ko yung sensor. Okay. Ayan. So actually, ano to eh, pinakuha lang po siya ng gulay. Kaldero. Ayan, pinakukuha ng gulay. Inutusan kumuha ng gulay dito sa bodega. Eh ito, hindi na naman umuwi, nagkalikot na naman ang washing machine. Ayan, ayan na itong magkalikot. Ayun, actually dalawa yata itong washing dito. Ayan oh, parehas Hanabishi pala ito. And ayun, yung isa. Ayan. Si Madam, ito ang trabaho ni Madam ngayon. Madam, anong tatanim mo? Okra ulit. Okra na naman. Ayan. Sarap ang okra eh. Ah, ito, yung mga plastic mo. Okay, so tataniman ng okra. Ayun, ayos. So, ayan, anong ginagawa mo? Sir, binabaklas ko pa po yung ano, kas dami kasi ko rin eh. Kaya medyo, isa-isa natin. Salita lang, sige. Pagbukas niya, no? Angat, Saan naka-portion yung water level sensor? Dito lang siya sa malapit sa ano. Ito, sa part na ito. So, okay. Dito natin siya titignan. Buksan natin siya ngayon ulit para makita natin yung tinutukoy natin na may problem. Okay. Ayun. So, magtatanggal tayo ng tornillo. Okay. So, mga ka-aircon tech, mga ka-technician, yung anong error niyan, sir? F8. Yung F8 natin, based dun sa ating gumagawang technician, yun ay nasa water level sensor. Ayun, so pinaklas niya yung water level sensor. Ayan. Yun. Okay. Ang brand po nitong washing na ginagawa niya is Hanabishi. Ayan. So, anong nangyari doon sa water level sensor kaya? Subukan natin ang gawin. Ayan. Ito, makita ko dito. Nagkaroon siya ng corrosion. Ayun, sir. Medyo madumi siya. Sobrang dumi. Okay. Kailangan malinisan ito. Sige nga. Okay, pakita natin, focus natin. So, yan po yung water level sensor. Ang nagiging problema kasi niyan, maaaring nababasa or natutuluan ng tubig, nagkakaroon ng corrosion itong part na ito. Yan, doon sa may terminal. So, maaaring naglulus siya kung nawawala ng contact. Kaya, pag nawalan siya ng contact, lumalabas yung error na F8. Yan. So, ayan. So, patingnan natin kung paano. Ayun, no? May mga corrosion talaga siya. Pakita mo yung terminal, boss. Ito rin siya. Ayan. Ayan, no? Nakikita niya parang nagkakaroon siya ng kulay green. Ayan. So, ayan yung sakit nitong ganitong Hanabishi. Kapag natutuluan ng tubig, nagkakaroon siya ng lost contact dun sa ating water level sensor. Ayan, no? So, ayan yung water level sensor natin. Makikita niya may parang amag-amag siya na kulay green. Ayan, ang nagiging problema niya. So, kapag nag-lose siya, ang lumalabas sa kanya yung F8 error natin. Ayan. So, pakita natin kung paano niya ginawa. Sasendong natin. Kuha lang tayo ng panglinis. Okay.
Ito. Okay. Yan. So, mas maganda siguro kung kumuha ka ng brass, lacquer thinner, brassin mo yun sa may puno niya. Ayun, sige. Okay. Ayan, sige. Okay. So, ayan. Actually, ang totoo po, talagang kukuha lang siya ng gulay. Yung gulay po, ito yung gulay na kinuha niya. Ayan yun, kalabasa. Ayan, so kumuha siya ng gulay na kalabasa, okra, sitaw, at sili. Ayan, so hindi muna siya umuwi dahil nagkalikot dito sa amin. Ayan. Okay, ayun. So ang ginamit niyang application, kumuha siya ng isang toothbrush at lacquer thinner. Ayun, so nilinis niya yung terminal. Ayan. Ayun, malinis na. Ayos. So, pati yung ano, yung pinakadulong terminal. Yan. Importante, nagko-contact siya ng maayos. Yun. Namatay na siya, nawala na yung verde. Makapansin nyo, parang bago na ulit siya. Ayun. Wala na yung kulay green na nakikita natin kanina. Okay. Okay. Sige, try mo assemble. Okay, ngayon. Kung mawala na yung error niya. Assemble na natin ulit. Check natin, no? Ayan. So, pinakabit niya na yung water level sensor na nagka-problema. Ayan. So, ayan. Yung ating F8 pala, ulitin ko ulit. Ang F8 natin, na error na lumalabas sa ganitong modelo. Ayan, actually pareha siya. Kaiba lang siya ng kulay. Ayan, si Hanabishi Automatic Washing Machine. And Hanabishi Automatic Washing Machine din. So magkaparehas lang siya ng loob. Magkaiba lang sila ng kulay ng body. Ayan, actually parang mas latest model yata itong kulay gray. Ayan, compare natin dun sa isa. Pero yung parts niya sa loob, magkaparehas lang. Ayan. So, yun. Pinoposisyon niya ngayon yung water level sensor natin. Yun. Ayos. Ayan. So, ganyan lang po kasimple gawin ang washing machine. So, ang part lang naman po ng ating washing machine. So, yung motor natin, yung electronic control board, yung water level sensor natin, and capacitor. So, ilan-ilan lang naman ang part nito. So, hindi siya ganun kahirap gawin. And, namaya ituturo natin yung mga pinagbabawal na techniques natin kung paano i-check ang washing machine. Kahit wala siyang pumapasok na tubig, so, mapapaandar natin sila. Yan. Tantayin lang natin ito na matapos. Yan. Paano yung gulay mo? Hindi mo na naluto? Okay na yun. Mamaya na lang pag uwi. Mamaya na. Hindi ka pagagalitan ni Mrs. Hindi ako pagagalitan doon kasi may dalal na akong gulay. Bukod okay. Sa may gulay na ako, natuto pa akong gumawa ng washing machine. Ayan. So, siya na po ang gumawa ng itong washing machine na ito. Pinakialaman na. Ito. Ayan. Okay. Ito na ako. Okay. Sige, pakita mo kung aandar na ng maayos. Testing natin kung gagana na siya. Okay. Ayan. So, mapapansin nyo, nawala na yung error. Okay. So, okay. Yan, oh. So, ang ginawa niyang application lang kanina, nilinis na niyo yung water level sensor, yung terminal. Nagkaroon siya ng parang amag. Dahil nagkaroon ng, siguro, natuluan ng tubig, nabasa, nagkaroon ng lost contact. So ngayon, nung malinis niya, ayan na, wala na siyang error. Siya so, try mo siya. Sa, iset mo siya sa dryer. Spin.
sa spin. Yun. Ayan. Okay. Sige. Ayan. So, antayin natin kung mag-spin na siya. So, ayan. Maaaring mag-spin na kasi tumagas, tumapo na yung tubig sa ilalim. Ayan na. Ayan na. Tumagas na. Tumapo na yung tubig. And, ayan. Antayin na lang natin na mag-spin. O mag-dryer siya. Ayan. So, nakaset siya na dryer. Ayan. So, antayin na lang natin umandar. So, ayan. Umandar na yung dryer niya. Ayan. So, pakita mo yung kung paano yung sa wash natin. Ito, ituturo niya sa inyo kung paano siya paandarin ang wash nang kahit wala tayong pumapasok na tubig. So, ito. Okay. Ayan na natin, ano? Ayan. Ayan. So, ito, ipapakita niya sa inyo kung paano paandarin ang washing machine. Na i-check lang pa kahit wala tayong pumapasok na tubig pa. So, ayan. So, binaliktad niya yung washing. Okay. Ayan. Oh, kita? Ah, okay, okay. Okay. Ayan. Ito na kung ano, pwede natin siyang paandarin kahit wala siyang tubig. Ah. So, alisin natin to. Okay, so yun yung hose ng ating water level sensor. Okay. Ayan, so pagka may tubig siya, nakakaroon siya ng pressure yung ating hose na yan. And yun yung signal niya kung mag-i-stop na yung ating tubig na pumapasok dito. Ayan, yung pasokan ng tubig. Okay. So kapag puno na or nandun na sa level niya, nadidetect na nung sensor natin dahil yung pressure na pumapasok do sa ating hose, ayan na yan. So, kung i-check nyo naman ang walang tubig na pumapasok dahil nasa service lang kayo, pwede nyo siyang hipa ng bahagya para lang magkaroon ng pressure. Ito, try natin. So, hipa. I-on mo yung ano, yung i-on mo yung wash. Yan, pindutin mo lang yung wash. Yung ano lang, boto ng wash. Okay, ito. Wash na ako. Ayan. So, set ka. Sandali. Stop natin. Pag on, diretso na siya sa wash. Yun. So, yung unang andar ng ating motor, yan, katulad niyan, maandar yung motor natin. Ibig sabihin nun, parang nagtitimbang siya ng damit na laman niya sa loob. And, ayan, pasukan mo ng pressure para makita mo kung aandar. Yung bahagyang hihipan mo lang. Yun. So, yun. Takpan mo yung butas. Yung, yan. So, ganun lang ang gagawin natin. Ayan ah. So, umandar na yung washing natin. Kahit wala siyang lamang tubig. Yan. O, diba? Ayos. So, ito, pakita ko lang. Yun. So, ito, pag binuksan natin ng unit nang umaandar, makikita nyo may E3 siya. Yan. So, ipapakita rin namin tong error na E3 na ito. Yan. Okay. Yan. So, maandar siya kapag binalik natin yung takip. Yun. So, ayan. So, mapapansin nyo, hawak-hawak niya yung hose dahil pinasukan niya ng pressure para hindi lumabas yung hangin na ipinasok niya. Yan. So, maandar siya kahit wala tayong tubig na pumasok talaga sa loob. And, ito, idagdag ko pang isa sa inyo. Kadalasan kasi na nagiging problema niyan, yung tubig medyo mabagal lumabas. So, ito. Okay na, patayin mo na yan. Itong pinaka-drain niya, yan, kadalasan po yan napapasukan ng mga barya. So, kung paano nyo kakalasin yan, madali lang naman yan. Tatanggalin nyo lang itong pinaka-takip na ito. Ayan, saka nyo i-plus ng tubig sa ibabaw, so lalabas na yung mga bumabara na minsan mga barya, and minsan yung mga himulmol ng ating mga nilabahan.
Yan, so madali lang naman ito. So makikita natin, ito yung valve, yung takip ng ating drain. Yan, ito, ito. So iikutin nyo lang siya para matanggal yung takip and ipaplasin nyo siya ng tubig, bubuhusan nyo sa ating loob para lumabas yung mga dumi niya. Yun, para hindi siya bumabara dito. Kasi may mga sakit siya na minsan yung mga barya pumapasok. So bumabagal ang tapon ng tubig o minsan hindi makatapon ang tubig. Ayan. So okay, and ipakita namin yung isang lumabas na error na E3. So ituturo sa inyo ni Boss Marlon. Okay? So ayan, kinalas niya para maipakita sa inyo. And yung error na E3 natin, E3 ba lumalabas dito, Boss Marlon? E3. So yung E3 natin, baka medyo mahirapan kayo na i-determine. Meron siyang magnetic, yun oh, may magnet siya dito sa pinakatakip. Or yun oh, may magnet siya na nakakabit dito. Ayan, makikita nyo, nandun sa takip. Minsan hindi nyo napapansin, nalaglag pala yung pinakamagnet na ito or natuklap. Kasi minsan, katulad nyan, yung mga siguro yung ibang kasambahay natin na hindi marunong gumamit ng washing, yun, binabagsak nila ng ganon. Yun oh. Yun, binabagsak. So, ang nangyayari, natatanggal yung pinakamagnet natin dito. Ayan, yung magnet na ito. So, pag natanggal yung magnet niya, meron tayong switch dito sa ibabaw. Ayan. So, ipakita mo muna yung switch. Tanggalin mo muna yan. Ayan. Yan, yung mga error po na kasi na ito, common lang ito doon sa mga kahit sa ibang washing machine natin. Yan, so pakita mo yung switch na may babaliktad doon pa. Ayun. Okay. So teka, pakita natin. So ayan, yung switch dito, teka pakita natin. Ito, ito. May angat. Yan, sige, imat mo. Ito yan. Yan, yung part na ito, ito yung pinaka-switch niya. So, ito yung switch na ito, tumatama siya dun sa, ito, ito, ito. Yung sa pinaka-takip niya. Yan. Dito. Ito, ito, yan. Yung magnetic niya, yan. Ito. Yan. So, kapag nawala yung pinaka-parang bakal na yan, yung pinaka-magnet niya, yung switch natin dito, yan, yung switch na yan, hindi siya nagsuswitch. So, ang lumalabas niyan, yung error na E3 or yung door open. Yan, naka-open ang pinaka-pinto natin. So, ang gamit niya kasi, pinaka-tawag namin dito ay magnetic switch. Ayan. Ayan. Okay? So, pakita natin kung paano nagsuswitch yung ano na ito. Yan. So, ito yung wire na kulay yellow. Yan. So, sige, ibaba mo. So, yan. Binaba niya. Kunin mo yung pinaka... Yan. So, tusok mo yung tester. So, yan yung wire na kakabitan niya. Ito. Yung pinaka terminal ng ating switch. Yan. And, itas mo yung tester. Yan. So, mapapansin nyo, naka-open siya. Yan. Nakakabit na siya doon. And ito, subukan natin isara. Yan. So, makikita nyo, pumalo siya doon sa tester. Yan. Tapos, pag inangat ko yung takip, yun. Ibig sabihin, yung ating magnetic switch na yan, ayun o, pumapalo sa tester. Pagka, yan o, yung takip, ibababa ko. Kaya medyo nagbablurred yung ating... Yan, pinaba ko yung takip. So, pag inangat ko yung takip, yun, bumabalik yung tester natin. Baba ko ulit. Yun. So, alam nyo na, kapag hindi umaandar or lumabas yung ating error na E3, maaaring sira yung magnetic switch natin or nalaglag ito. Yun. Ito, ito, ito. Yung pinakabakal or parang magnet niya na nasa ilalim. Ito. Yan. So, may paraan naman tayo dito kung nawala yung pinaka-magnet na ito. Yan.
So kung nawala yung pinaka-magnet natin doon sa ibabaw ng washing na yan, kung hindi naman kayo medyo maselan doon sa ating washing machine, so pwede nyong tanggalin na siya. Kung nawawala siya, pwedeng i-box mo ulit, Boss Marlon. Yan. Iangat mo ulit yung take para may pakita natin. Yun. So ito kasi yung kulay red na ito. Ito yung papunta doon sa ating board na kinakabitan ng switch. Ngayon, kung nawala na yung pinakamagnetic natin, wala ka ng switch dito, pwede nyong i-cut na lang ito. Yan. And pagdikitin nyo na lang. Yan. Kaya lang, ang isang problema lang natin doon, kahit naka-open yung ating cover, pwede siyang umikot yung dryer natin or pwede siyang magwas na kahit hindi nakalagay yung takip. So, yun lang naman ang magiging problema natin. Pero kung hindi naman tayo maselan doon sa ating washing machine, and yun na, so pinakamagandang remedy, ikat na lang natin ito. And pagkakat, pagdugtungin na lang natin o pagsamahin natin. Then, lagyan nyo na siya ng electrical tape. Yan. So, pagdidikitin lang po yung dulong wire nun para mag-switch yung ating washing machine. Kasi kung hindi nyo gagawin yon, may lalabas kayong error dyan, yung door open or yung E3 error na lumalabas dito. Ayan. Okay. So, sana may natutunan tayo dito kay ating... sino ba to? Si FPJ na to. Yan. Si FPJ, yung ating technician na actually, totoo talaga, pinakuha lang ito ng gulay. Ayan, yung gulay na pinitas niya kanina. Mamimitas daw siya ng gulay dito. Ayan, yung pinitas niyang gulay. Nakita niya yung mga washing na ito. Sabi niya, siya na daw ang gagawa. At pagpa-practice niyang gawin. Ayan, so na-check na naman natin. And ayun, napagana niya yung isang washing. Ang naging problema niya yung F8 ba, sir? F8. F8 error natin, yun yung drain. So yun yung drain. Water level sensor. So ang water level sensor, kung defective or nag-loose siya, F8 error. And kung sira naman yung ating door switch, ang lalabas sa kanya is E3. Yan. So, parang aircon lang ha. Pag E3, pan motor, dito drain. Ayan. So, E3, door switch. Okay? Okay. So, boss, paalam ka na sa ating mga viewer. Ayan. Salamat. Sana may natutunan po tayo sa ating munting training. Dagdag kaalaman po. Sa mga ayan, gusto po mag-training, na willing po pumunta dito, wala pong problema. Basta, dala lang po kayo ng pagkain. Ayun, pagkain ulit. Kita niya naman, lumulobo na ang ating technician. So, kanina, nag-ihaw ng bangos. Ayan. So, hindi na nakauwi. Namitas ng sitaw at kalabasa. Ayun. So, natuto ng gumawa ng washing machine. Ayan. Okay, boss? Okay. Thank you. Okay. So, subscribe na lang po tayo, JDL Electronics Service Center, para mas marami tayong matutunan. Kahit nasa bahay lang po tayo, pwede tayong matuto. Ayan. Basta sundan nyo lang ang mga video ng ginagawa ni JDL Electronics and si Boss Marlon na pinamitas ng gulay. Ayan. Hindi na umuwi. Okay. Thank you, mga ka-air contact, mga ka-technician.